Today is Tuesday. At tiniris ni Michael yung tigyawat ko kaya namumula siya. Kakatapos ko lang mag-edit. Tsaka habang nag-edit ako, kumakain ako ng chocolate moron na ginawa ko. Nung isang araw pa. By the way, yung ginawa natin na coconut macaroons kahapon, hindi ko na kinuna ng video pero kinain ni Michael, nagustuhan niya talaga. Sabi niya, ang sarap. Pero, nagda-diet kasi siya, guys. So, sabi niya, huwag ka nang magluluto ng masasarap kapag ano, lalo na gabi na. Kasi ang work niya is from 3 PM hanggang 11. So, gabi na siya dumarating. Ayun! Ayan, nagsisave na siya. Ano ba to? 50% pa lang nagsisave. So, hayaan lang natin siya dyan mag-save. Labas tayo. Alam nyo ba, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung greenhouse, no? Ito yung halaman namin dito sa loob. Tapos, meron akong nakatambay na sanitizer dito sa may entrance. Nung umalis kami, nalanta siya. Kasi maliit lang yung tambakan ng water. So, nalanta siya. Pero ayan, bumabalik na siya ulit. Maayos na siya. Nandun si Michael sa labas, may inaayos siya. Kasi lalagyan niya ng porch yung labas or yung may entrance ng greenhouse. Halikayo. Pasyal ko kayo sa greenhouse. Kasi hindi ko pa ata napapakita yan sa inyo. Wala pa akong vlog na makikita yung greenhouse. Hindi ko lalabas si Mira. Ang ganda ng panahon ngayon. Maaraw. Mainit. Anong temperature? 13. Hindi siya masyadong ano ha. Feeling ko mga nasa 16. Nandito siya. Ito, nandito tayo sa loob. Medyo magulo lang. Kasi ito, nagtanim ako dyan na, nagpatubo ako ng bell pepper. Pero tumubo na siya, hindi ko pa natatanggal. Ito yung sobrang lupa, pero hindi namin tatapon yan kasi matagal naman siya pwedeng gamitin. Ito, heater to, nilagay namin. Just in case kapag malamig, tapos gusto namin magstay dito. Ayan. So, ayan yung loob. Nilagyan namin ng sofa set. Ito po mga gamit ni Michael na ginagamit niya ngayon sa ginagawa niya sa labas. So, yon. Ito ang greenhouse natin. Yung floor pala. Ano lang yan? Yung plastic, parang plastic carpet. Ayan o. Ayan, binili namin yan sa Europrice. Maganda siya, di ba? Parang nakadagdag siya ng ganda. Tapos tignan nyo, may lights kami sa taas. Ayan yung lights namin. Hindi pa namin natatry yung lights kasi hindi naman nagdidilim dito eh. Summer pa kasi, so I think mga pag malapit na mag-winter namin matatry yan kung maganda siya pag umilaw. Ito yung mga tanim natin dito. Ang dami, ilang beses na kami nakapag-harvest ng ano, ng neto, mga sili na to. Ito siya, hindi siya lumalaki pero sobrang anghang niya. Para siyang ano, ano nga yun? Putikot tawag sa amin ni sa Waray. Hindi, labuyo, labuyo, oo, yan. Tapos ito yung malalaki. Nakapag-harvest na rin kami, namumulaklak na naman sila. Ayan, na-harvest ko na yan. Ito, siguro mga ilang piraso pa lang yung nakuha ko dito sa isang to. Hindi siya masyadong namumunga. Pero ayan, ngayon tumutubo na yung mga bunga niya. Tapos, ito, bagong tanim ko to. Ayan. Papalitan ko yung mga ano neto eh. Yung mga tubig. Kasi, ayan, parang nilulumot sila.
Ito, ayan. Ito talagang bongga eh. Gumawa nga si Michael neto ng chili paste. Sobrang sarap. Kasi ang bango niya eh. Ang bango. Ayan. Tapos, ito. Nung umalis kami, na ganyan siya. Parang namatay siya. Pero may tumutubo siyang mga bago oh. So, ayan. Ang dami niyang bulaklak. Pero ang dami niyang bunga din. Naglalabasan yung mga bunga niya. Ayan oh. Ayan. Ayan. Nung umalis lang kami, parang namatay sila. Ayan, lumabas yung mga bunga nila eh. Baka putulin ko yung mga patay na sanga, pero kasi may mga bunga sila eh. Ayan o. Eto, maayos naman yung mga tumutubo eh. Tapos may dahlia ako dito na pink, may sunflower. Yung sunflower na mamatay na yung mga ano, yung mga old na yung mga ano, flowers. Pero tutubo pa rin yan kasi malaki yung mga dahon nila eh. Meron ako white na dahlia dito. Tapos meron akong onion. Ano yan? Parang onion leaves yan eh. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta yan. Ang cute ng dahlia, no? Ito talaga ang bongga. Ang dami niya mamunga. Maya't maya ako namimitas dyan ng ano. Ginagawa kong lemonade. Yung calamansi. Meron pa kami sa loob ng bahay calamansi. Tapos ito, tinanim ko, bagong tanim to. Ano naman to, mga lemon tree. So ayan, ipapasok namin yan sila sa loob ng bahay kapag lumamig na, nag-winter na. Lumalaban ang aking mga corn. Feeling ko kasi mamamatay na talaga sila, pero hinayaan ko lang. Ngayon, namumulaklak na yung mga corn. See? Ayan. Hindi sila, ano, nagigive up. Talagang lumalaban sila sa buhay. Ito din, ganun, namatay din siya. Parang namamatay din siya. Pero, may mga tumutubo siyang bago sa dulo na parang maganda. At saka, ayan, namumulaklak naman siya at feeling ko, palabas yung mga, ano niya, yung mga, nakailang, ano, dadin ako dito, nakailang pitas na din ako dito. Tapos, mint leaves, nandyan sa baba. Ito yung mga bagong tanim ko na bell pepper. Ayan. Malulusog naman sila. Pero ito talaga namatay, yung mga sitaw. Nakapag-harvest ako ng sitaw, ilang piraso din to. Ayan yung itsura niya sa labas, guys. Oh. Medyo malaki naman siya. Ayan. Nilagyan ni Michael ng ano. Basta yan, nilagay niya yan. Kasi just in case, maharangan niya yung sobrang lakas na hangin kapag winter. Ayan yung ginagawa niyang porch. Tapos dito sa likod, ayan, meron siyang nakalagay na cover or tabla, panangga sa hangin. Guys! Late na! Diyos ko, nakatulog ako! Yung tulog ko, sabi ko iidlip lang ako mga isang oras at kalahati. Aba, nagising ako after 3 hours. So yun, yung plano na ano, mag-pick ng blueberries today, eh, ipagpapaliban ko na muna kasi at saka umuulan din bukod sa nakatulog ako. Sabi ko matutulog lang ako saglit kanina kasi umuulan. So napasarap ang tulog ng ate mo, kaya tuloy-tuloy. So hindi na siya matutuloy. Baka sa Friday na, kasi tomorrow maaga kami. May appointment ako tomorrow para sa ultrasound ni baby. Second ultrasound ni baby bukas. So, yun yung tinatawag na anatomy ultrasound. So, yun. Kaya, ni-shower ko din yung buhok ko. Kasi bukas hindi ko na siya babasain. Dahil maaga nga kami aalis. Pero, ayan. Papatuyuin ko lang yung buhok ko. Nagugutom na ako. Nagmerienda lang ako kanina ng
macarons ko. May mga natira pa naman, ang dami pa natira. So, si Michael, gustong-gusto niya talaga. Sabi niya, ilayo ko daw sa kanya kasi mauubos niya. So, yun! Magluluto ako. Ang ulam ko for dinner is... Madilim dito, no? Pangit ng lights. Madilim talaga yung light namin dito sa, ano, yung lights namin dito sa kusina. Ang ulam natin ay... Ito pa yung natira sa ano ko, sa chocolate moron ko. Hindi ko alam kung familiar kayo sa chocolate moron, pero I think oo, kasi dami namang gumagawa natin. Ito ang ulam natin. Today, ay gumawa ako ng daing na bangus. Ginawa ko, nilagyan ko siya. Minarinade ko na yan. Ay, ilalabas ko pala. Syunga-syunga talaga. Ayun, minarinade ko na siya ng suka, black pepper, tapos, ang bangus. Shucks. Ayan ang itsura niya, guys. Kikita nyo ba? Ayan. Ang bango. Nung isang araw ko pa ito minarinade. So, sip-sip na niya yung tawag dito. Yung lasa. At yan ang lulutuin natin for dinner. Tapos meron akong, may rice pa ako. Magra-rice ako. Kasi kaninang tanghali lang ako nag-rice. Yung tilapia guys, so, di ba, ang taba, tapos marami pa siyang fats dyan sa gilid-gilid niya. Ayan. Piling ko isa lang kakainin ko. Okay na ako sa isa. Isa lang lulutuin ko. Alam nyo ba, may sikreto ako. Yung mga kaibigan ko, o kaya yung mga nakatrabaho ko, alam nila to. Mahilig ako sa kanin. Kahit konti lang yung ulam, okay na ako. Mas madami ako kumain ng kanin kaysa sa ulam. So, yan. Isang half ng ulo lang ang kakainin ko. Kasi meron pa kaming leftover na adobo. Ayan. Si Michael, pag gusto niya mamaya. Ay, gustong-gusto din niya to. Diyos ko. Siya kasi talaga yung... Siya pa nga yung nagsabi sa akin nung nasa, ano kami, nandun kami sa Asian shop. Bili ka ng bangus. Ayun. Isang gusto din niya to. So, ayun. Ang ulam natin ay yung leftover na chicken adobo patito. Dala-dala ko lang kayo. Phone na naman ang gamit ko mag-vlog. Mas gusto ko yung phone ang gagamitin ko dahil diretso na yung edit ko. Sa phone lang din ako nag-i-edit. Para hindi na ako palipat-lipat. Kapag sa camera kasi, ililipat ko pa sa computer. Tapos, hintayin ko malipat. So, matagal pa yun. Guys, nandito ako sa labas ng bahay namin. Nakaugalian ko lang kasi bago ako matulog, gusto ko yung malamig yung pakiramdam ko. Eh, medyo malamig na kapag gabi. Tignan nyo, sunset na siya. Ayan. Ang ganda ng area kung saan nakatayo yung bahay namin. Kasi alam nyo ba, kapag maayos ang panahon at winter, nakikita dyan sa area na yan kung saan yan yung kulay. Nakikita dyan ang Aurora Borealis, dyan mismo. So, ayan, pinagpala lang. Ang topic natin sa video na to, meron kasi akong friend na... nag-message sa akin. Actually, Facebook friend ko siya. So, ayan, chika-chika tayo habang kumakain ako ng dalandan ba to? Or orange. Ayun, nag-message nga siya. Tinatanong niya sa message niya
kung ano ang ginagawa ko para hindi ako ma-homesick dito sa Norway. Kasi alam naman natin na sobrang layo or kahit nasa ibang bansa ka, di ba? Possible talaga man na ma-homesick ka. Well, yung sagot ko naman is, syempre hindi naman natin maiiwasan yan, di ba? Mahu-homesick at mahu-homesick tayo kasi hindi naman ito yung nakasanayan natin eh. Hindi naman ito yung lugar na kung saan tayo lumaki. Hindi naman ito yung lugar kung saan ito yung salita natin, ito yung kultura natin, ito yung mga taong nakikita natin, yung mga nakasanayan natin. Mahu-homesick ka talaga. Sa ayaw at sa gusto mo, mahu-homesick ka talaga kapag nasa ibang bansa ka, kahit Hong Kong lang yan, sabihin natin. Pero ako, kapag dumadating sa point na nahu-homesick na ako, feeling ko namimiss ko yung Pilipinas, may namimiss ako sa Pinas, which is namimiss ko yung family ko, especially family ko. Ginagawa ko lang, tatawagan ko lang ang family ko, tatawagan ko lang nanay ko, tatawagan ko lang mga kapatid ko, tatawagan ko lang yung mga kaibigan ko na gusto kong makausap. Well, actually, ngayon, sa panahon ngayon, hindi na malaking bagay yung distance kasi dahil nga may Facebook na tayo, anytime, anywhere, pwede mo silang makontakt. At saka, as much as possible ako, everyday, kachat ko yung kapatid ko, at saka, mga pamangkin ko, at saka, mga kaibigan ko. Yun, kahit na malayo ako, parang hindi ko pa rin nararamdaman yung distance. Especially kasi, yung support ng asawa ko sa akin, emotionally, physically, nandun. So, parang, ayun, I mean, hindi ko alam kung darating yung time na maho-homesick ako. Like, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Yung feeling na ganun. Pero, wala pa. Hindi pa naman ako dumarating sa point na yun. Pero, I don't think na dadating ako sa point na yun. Kasi, before ako dumating dito, bago ako dumating dito sa Norway, or bago ko piliin na mapangasawa yung asawa ko, ano na eh, oh my God, hinihingal ako. Nagsasalita lang ako, hinihingal na ako. Ayun nga, before ako pumunta dito sa Norway at bago ko pakasalan ng asawa ko, syempre, I am emotionally prepared na, emotionally, mentally prepared na, ito yung buhay na pinili ko, ito yung buhay na mangyayari sa akin kapag nag-move ako sa Norway. Eh, wala naman akong kakilala dito. Asawa ko lang naman ang kakilala ko nung pumunta ako dito. So, alam ko na, na parang naset ko na yun sa utak ko. Ginusto ko to eh. Pinili ko to eh. So, anong gagawin ko? I cannot do anything about it but to live with it. Kasi, ito yung buhay na pinili ko. So, ayun. Yun lang. So, ito yung masasabi ko sa mga nagbabalak na makapag-asawa ng foreigner. Lalo na kung malayo yung lugar, yung country na pupuntahan nyo. Talagang i-set nyo na yung utak nyo. I-set nyo na yung utak nyo na ito na yung magiging buhay ko. And just live with it and be happy with it. Yun lang. Yun lang yung masasabi ko. Hindi na ako nakakain. Kasi ang mga kaibigan ko naman, halos araw-araw, kausap ko sila, kachat ko sila. Kapag may isang kaibigan ako na, alam mo yun, yung nakasanayan ko ng makausap, everyday, kapag isang araw na hindi kami nag-uusap, nag-chat, parang hinahanap-hanap ng ano ko, hinahanap-hanap ko siya. So, ba't hindi kaya nagme-message to? Or i-message ko nga to, ba't kaya? Kukumustahin ko lang. Ganun. Ayokong makat yung connections ko sa mga kaibigan ko kasi I have a lot of good friends back in the Philippines. So, yun lang. Ayun. Ang dami kong kwento, no? Ito si Mira. Tignan nyo. Mira! Si Mira tuwang-tuwa dito sa place namin kasi ang tawag dito? Ang laki ng playground niya, oh. Tignan mo.
Ayan. Tumatakbo-takbo yan siya dyan. May kapitbahay kami dyan, dalawang bahay. Tapos, last na. Yun, dalawang bahay na lang, tapos wala na. Vacant lot na yan. Tapos, dito madami kaming kapitbahay. Yan dyan. So, yun. Tignan nyo kung saan kayo nakapatong. Sa speaker. Ay, nako. At saka, eto pa. Ang pag-YouTube for me, lalo na ngayon, lately, parang ano ko siya, outlet ko siya para ma-express yung sarili ko, yung gusto kong sabihin. Ayun. So, I'm very thankful na nandyan din kayo at nakikinig kayo at napapanood, nanonood kayo sa mga videos ko. So, ayun. Ayan, comment down below kung abroad ka na or nakatira ka sa abroad or kapag asawa ka nang nasa abroad, kung ano ang ginagawa mo para maibsan or hindi ka ma-stress or hindi ka ma-homesick. Ayan. Ayan, question ko. Sige. Ang dami nito. Tapusin ko na itong vlog na to. Maaga pa kami bukas. See you tomorrow. Magva-vlog ulit ako tomorrow. Ayan, tapusin ko na yung vlog na to. Putulin ko na. And I hope you like it. I hope somehow you like some part of this video. Even if hindi lahat, pero somehow may nakuha kayong idea about me. So, thank you so much for watching. And be safe, be well. I hope to see you again in my next vlog or my next video. Please consider subscribing if you haven't yet. And yeah, I'll see you. Bye-ers! Sayonara!